tungkol sa CPR para kwentuhan lang po ito. Si Regesco po sa Philippine Heart Association at siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radyo klinika po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWICA-82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga humipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikiimas lang ako sa DWIZ every time mag-uumi ang aming istasyon ng Golden Dome. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Marupa Hati Sarne. Ngayong gabi, ayan, kasama na natin muli. Busy-busy. Dr. Noel Husay Laksamana, our ophthalmology surgeon. Hi, Doc. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat na ating mga kaibigan sa nakatuning ngayon sa DWIZ. Samahan niyo po kami ni Ma'am Maru Pahati Sarne sa isang oras na kwentuhan tungkol sa kalusugan ng ating mga mata. Yes, Doc. Lalo na ngayon, napakarami ang mga nagugulat na lang. Nagugulat na lang kapag nagkaroon na sila ng problema sa kanilang mga mata. Parang ako, nagulat na lang ako. Nako, diabetic pala. Kaya pala mayroong problema na sa mata. Akala ko yung panlalabo ng mata ko dahil genetic lang yan, Doc. O pag-passage ng time lang, ano? Oo. Pero yun, kailangan pala talaga binabantayan yan eh. So, Doc, maraming mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig, lalo na yung paano daw nila malalaman kung ang kanilang paglabo ng mata ay may kinalaman sa sakit pala, comorbidities. Yeah, siyempre unang-una, kung mayroon ka ng pre-existing na disease, kung may diabetes ka na, may hypertension, or mga kakibat na sakit na nandiyan na. Siyempre, that would give us a very obvious clue na maaaring mag-isafi bakit malabo mata. Bukod sa pagtanda. Nakaibigan lang kasi. Now, ito mga sakit na kagaya ng diabetes. If you are diabetic, your tissues, they age faster than normal. Mas madaling masira. So, yun ang dahilan kung bakit dapat kapag ikaw may diabetes, as I always say, have your eyes examined the moment you are diagnosed as a case of diabetes, especially if your eyes are still very, very clear. Why? Because once symptoms occur, may nangyayari na dyan. Totoo. So, dapat maagapan ka agad yun. So, talagang dumarating doon sa punto na naapektuhan yung eyes ng isang diabetic, hindi talaga naiwasan yun, Doc? Pag hindi na ko-control, the answer is yes. And unfortunately, a lot of people are not aware na meron pala sa diabetes. And we can enter natin, makikita, sir, may diabetic eyes po kayo. Diabetes. Kasi, ano ka pa eh? Kailan po ba kayo nagpa-check up? Hindi pa.
mapunta sa check-up. Kasi parang hindi naging bahagi nung normal nating pagpapacheck-up ang mata eh, di ba, Dok? Parang nagpupunta lang tayo sa doktor kapag medyo nagkaroon na ng mga pagbabago dun sa ating mga mata. And minsan, too late na, di ba? Pag minsan kasi, may dumudugo na, biglang sa doon, Dok, okay na ang paningin ko. Tapos kapag biglang dumugo, parang biglang lumago na lang pag tinitingnan ko. Oo, po, ma'am, may dugo po yung mata sa loob. Mm-hmm. Oo. Pero hindi nakikita yung pagdudugo, no? Doon sa labas. Oo, yung vitreous hemorrhage, sa parietal hemorrhage, nasa loob yun. Hindi lang makikita lang kami yun. Mm-hmm. Kasi makita ng doktor, nandito ang aparato para makita yun. Oo. At pagkatapos yun nga, mga meron nagkakaroon ng mga floaters, yan. Diba? Yung iba nagkakaroon ng floaters yung pala. Senyalis na yon na nagdudugo na doon sa loob. Lagi yan tinatanong sa akin, halos araw-araw, Dok, ano ba yung pan? Ano ba yung glaucoma na yan sa diabetes? Sabi ko, okay po yan. Ang glaucoma, yung pagkamatay ng optic nerve ng tao dahil sa taas ng presyon ng mata. Dalawa yung common yan, yung acute angle closure glaucoma, which is very easy to diagnose. Kasi sabi niyan, biglaan. Mm-hmm. Biglaan kalabog. Sakit ang mata. Tapos, That's, yun yung acute closure glaucoma. Meron din naman tinatawag na glaucoma in yung tridor, unti-unti. Kaya ano yun? Magugulat ka na lang, oo. Oo, so magulat ka na lang. Parang malamot na. Then, sometimes they will complain, Dok, parang lagi ako nabubundol sa isang side dito sa mga gilid. Hindi ko nakikita. Hindi lang ako. So, makita namin. Wala talagang wala na nakikita. Doon sa gilid, oo. Nakikita, nakakita. Pero sa pang-common complaint na, Dok, pagkagabi, hirap akong makakita. Yung pala, may narrowing of the visual field so that due to glaucoma. Kasi ang unang mga question sa chronic open angle glaucoma in peripheral vision, which is also dito, sa So paano mo i-test yan? Kailangan yung parang kahit nakadiretso. It's also responsible for night vision. Oh, okay. Oo. So pwede nga sa gabi rin para nagmamatang manok ka na rin kapag meron kang glaucoma. Oo. Parang gano'n, parang nagpapatang manok. Okay. Eh, Dok, yung madalas na pagsakit ng ulo, senyales din ba na may problema ka sa mata? Oo. Pwede po. In fact, it's one of the more common problems. Headaches or sometimes nagtatawag na dull pain around the eyes. Napag-usapit sa tumataas na yung pressure sa mata. So if you see headlights tapos you see halos around lights, yan, sa symptoms yan, natumataas ang pressure ng mata. Mm-hmm. Okay, pag glaucoma rin ba, nagbabago-bago rin yung grado ng mata mo? Isa sa mga complaint na pasyente, frequent changes ng eyeglasses. To, kung ito ang pagsasarap niya, hindi ako makasiyan sa So, ano mga... Pag may family history kayo, si Lolo, si Lola, o si nanay, si tatay, may glaucoma, mga anak, mga kapatid, magpa-check ka rin kayo. Kasi it runs in the family. Genetic. So, ano ang unang proseso na gagawin, Dok? Ano yung mga ginagawang mga tests para malaman kung meron kang glaucoma? Sa klinika, ang unang test yan, siyempre, yung visual acuity, yung pressure ng mata, yung function. Tapos, itinatawa na yung visual fields, perimetry, visual fields, saka yung optic nerve imaging, yung... para malaman kung ano na yung gano'ng kalalim yung cupping or saka yung mag-terminary kung gano'ng karami yung nawawa ng fields. Yung yung minomonitor. Mm-hmm. So, okay. Yan po yung mga kwan. Nowadays, with modern medicine, meron tayong mga equipment. Pero yan, nagagamit po para
ma-screen at malaman kung kailangan talagang glaucoma. Mm-hmm. Okay. Yung pamumula ba ng mata, Doc, ay senyales ba yan ng glaucoma rin? Isa po yan. Kapag may, especially kung may acute anti-glaucoma glaucoma. Mm-hmm. So, unfortunately, some of the anti-glaucoma drops na ginagamit natin aside from that, ay okay. So, kung kunyari, meron ka ng glaucoma, Doc, nag-uumpisa na, may pag-asa pa ba na gumaling? Or bumalik sa dati yung kanilang paningi? Opo, kapag ang tao may nagsisimulong may glaucoma, I try to educate them para ang goal natin is to prevent further loss of vision. Oo. Ngayon, usong-uso yung katagang, let me educate you. So, hindi bale sa ano naman sa May 10 ang usong salita, let me comfort you. Wow. So, ang mga pasyente ba na may glaucoma, Doc, pwede na bang masalba yung kanilang mga mata, hindi naman nahantong doon sa pagkabulag? Ano ang kanilang gagawin para hindi humantong doon? Ang glaucoma kasi you lose sight because of distraction. Mm-hmm. Definitely nerve fibers. So our main goal in therapy is to preserve as much as nerve fibers possible. So key is early identification and early intervention. So unang goal is pababain yung pressure para maipunin sedations. Kasi pag nakakapok sa nerves, hindi makain nga, namamatay yan, nasasakal. So, kung mahuli ng maga at makuha sa medical treatment, suwerte, masaya tayo nun. If the patient is not amenable to medical treatment, then laser or surgical intervention might be necessary. The nice thing ngayon, sa mga tao may chronic open-angle glaucoma, meron ang mga tinatawag na less invasive filtration procedures. Ang isang common din dati na merong eye stent at ngayon merong pang bagong stent yung tinatawag na Xen, X-E-N stent na gawa ng Allergan. Talaga? Disclosure, wala po akong financial more academic relationship with the manufacturer or distributors ng device na yan. But it is a very good and very interesting device. Mm-hmm. Eye stent. Effective. Uh-huh. Merong eye stent, that's one. It's an earlier version, but merong mas makabago ngayon na yung tinatawag na Xen, X-E-N. Okay. Na talaga mas malakas mag-drain ng ng fluid from the anterior chamber o sa tribal tissue. So hindi mo na kailangan ng extensive na surgical platform na tinatawag. Mas less invasive yung procedure. Oo. So ano yan na ang stent kasi sa puso, 'di ba, sinusuot 'yan doon sa ugat ng puso para dumalo yung dugo para hindi yes. Yun lalo. Mm-hmm. So ganun din yung ginagawa ng stent. The idea is maglalagay ng parang pipe or inguinal na pwedeng daanan ng fluid from the kasi ang traditional and classic way to surgically create an exit from the anterior chamber to the conjunctiva is to do a trabeculectomy. That's a classic way. Now, of course, through the years, may mga research na ginawa na mga designers and manufacturers of medical devices in order to make the procedure less invasive with minimal tissue alteration. Yeah.
So forever so, nang nakalagay, nakalagay yung sentence na yan, Doc. Forever. Oo. Tapos, kapag nalagyan ka na yan, ano ang possibility na bumalik yung glaucoma mo? Wala na, Doc? The glaucoma is there already. You're just trying to control the doctor. Kinokontrol na. Kasi ano, isang parang, kunyari, may sakit ka sa puso. Mayroon pa rin sakit mo sa puso, pero yan lang ng pagkakataon na makatawin na mabuti yung dugo sa ugat ng puso. Parang humaba ang buhay. Pero, parang humaba ang buhay ng mata. Parang ganun dyan. Mm-hmm. Okay. Meron ba pagkakataon na isa lang yung may glaucoma tapos yung isa naman mahusay pa, Doc? Although the tendency is always bilateral or sometimes man... Talagang nagkakaroon din yung isa. Hindi pwede na, ano na, ay parang pwedeng na-delay lang yung isa bago nagkaroon siya ng glaucoma. So kailangan pala patuloy yung pagpapatingin, oo? Oo, binabantayan talaga yan. Oo. Okay, yung recovery period after the operation nang nilalagyan ng stent, yung SEN, yung mata, Doc, gaano katagal? Mas mabilis. Yung technically, parang mga 3 days, wala na. The day after, isa wala. Mas mabilis ang recovery. Oo. Pero kung may na-damage na yung glaucoma, initially, before the stent, ando na yung damage na yun, Doc? Hindi na mare-reverse yun. Kung ano na lang yung natitira, yun na lang yung sinesave talaga. Oo. So, it may have advantages like kung bababa yung pressure, wala na sa medics. Maraming karoon naman, maraming. Okay, meron ba yung forever maintenance, Doc, like eye drops na palaging ilalagay after the operation? Sometimes, depende sa need. Kapag makontrol na nung sa inyo, ano, yung pressure, hindi na. So, by the way, hindi forever yun, ha? Lifetime na. Mm-hmm. Ano, lifetime na yun, Doc? Hindi naman, sabi ko hindi, forever lifetime na. Parang pag-aasawa lang, di ba? Hindi forever, pero lifetime. Lifetime contract. Okay, kung pwede lang makipag-divorce sa glaucoma, pero hindi, lifetime. Uy, ano ba na, meron tayong mga kaibigan na laging nakikinig sa atin. Kahit very busy sila. Pagka pinibiyahe sila at ano, yung oras ng ganitong Thursday ng ano, shout out ko. Oh, yung mga staff ni yung Tommy Lariga doon, lagi nakikinig sa atin. Hello! Good luck and God bless sa Attorney Larry. Walang bobo yan. At ano ang natutuwa ko sa loob? Bro, ang daming napukulat. Ang daming napukulat doon sa mga ano mo. Kasi kung magtawagan kami niyan, bro, brother. Mm-hmm. Bro, ang daming napukulat ng mga tips sa mga tao. Nakikinig kami, pa-shoutout naman. O sige. Ano ba yung ano, minsan nagbibiyahe kami sa Lepaisi yan, nakita ko. Pahati construction. Kay Maruto. Sana na, Doc. Sana. Ay, nako. Sige, kiklaim ko na tatay ko yung may-ari nun. Tama ko manahan. Yung pahati construction. Nandito ang mama ko sa likod ko eh. Tatanong ko nga sa kanya, baka naman yun ang tunay kong tatay. Ay, kilala mo niya. Anak ng chuhin daw namin. Anyway, balikan ko lang yung ano, yung glaucoma daw kasi ang dami nagtatanong nga niyan na mga nagkaroon na ng glaucoma, yung kung paano raw nila mape-prevent na lumala pa yung kanilang glaucoma. Sabi mo nga, Doc, yan, may mga makabago ng paraan katulad ng paglalagay ng stent, pero hindi sa lahat ito.
Hindi lahat. Oo. Kunyari, ang ulo ko, kapit at closure glove, hindi pwede yun. Mm-hmm. Ibang may particular na indication. Hindi pa lang sa lahat. Mm-hmm. At kung ako po naman sa pag-control ng gamot, maaaring hindi yung lagyan. Ngayon, tinatanong nung madalas, doktor, ng mga gamit na yan. Sabi ko, ganito po kasi yan. Dumarating yung panahon na nakakalimot kayo maglagay ng gamot. Mm-hmm. O yung compliance is not good. If the patient has poor compliance sa medicine or sa matato na walang kwan, sometimes I advise na magpalagay na ng ganun para makontrol. Yung long-term control ang habol natin kasi we cannot afford to make you wake up one day na wala na kayo nakikita. That's very, very sad on ginagin mo. Oo. So yung mga nabubulag pala dahil sa glaucoma, kasi pinabayaan nila. Hindi nila pinatitignan do. Hindi naman pinabayaan. Talagang hindi lang nila na asikaso. That's the way. Kasi sometimes late. Oo. Sometimes itong busy. Pagka busy niya, lahat inaasikaso. Pwera ang sarili. Oo. Ganun na nga. At saka yun nga, kung kailan too late na, saka tatakbo sa doktor. At inaasahan na maisasalba ng doktor pa o kaya may babalik sa normal ang kanilang paningin, pero yan, too late na. So doon sa mga nag-uumpisa nang magkaroon ng glaucoma, Doc, sabi mo nga basta nagnanaro na yung vision nyo, nagkakaroon ng ano, parang hindi nyo na makita yung sa gilid, madalas na nananakit ba ang ulo, Doc? Tama ba? Oo. Yeah, pero big headaches, big changes of glass. You see halos around light o parang nagka-rainbow. Ay nako, pagdating sa inyong paborito kayo, doctor. Alam ba na ang glaucoma, kuha pangalawa sa mapanira ng mata. Ang numero uno ay diabetes. Mm-hmm. Yung mga may diabetes, nagkakaroon ng diabetic retinopathy, pwede rin sila magka-glaucoma, do? Dahil sa kanilang mataas na sugar? Kasi diabetes, develop yung tinatawag na neovascular glaucoma. Mm-hmm. Yung tip na daluyan ng aqueous humor ay napaparahan ng ano ng abnormal blood vessels. Mm-hmm. Okay. O ito, nagtatanong si Anna, sabi niya, uminom daw siya ng steroid medication katulad ng prednisone. Mm-hmm. Eh sabi niya, Doc, totoo po ba na nakakaglaucoma rin yan? Ana, the answer is yes, oo. Mm-hmm. Maaari. Mm-hmm. But ito, papashout out to si Raven. Magandang happy listening po sa inyo. Sabi do, ito isang tanong ng isang pasyente natin. Ha? Uh-huh. Doktor, si Rogelio Pogito. Mm-hmm. Dok, bakit po ang mamahal ng gamot sa glaucoma? The answer is, kasi una, halos lahat ng pumatak sa glaucoma ay talagang di kamahalan. Oo. Kanya isang patak yung mga gamot na mga prostaglandins eh. Kung saan ikwenta ko ang isang patak ay 50 ang 60 pesos. Imagine isang draft na yun napakamahal. Mm-hmm. At basagin siya, ba? Dahil po ang matang nyo ay napakamahal, kanya napaka-precious yan. Kaya ba? Tsaka, oo. Ito eh, no? Siguro pogi ito. Ito yung... marami tayong followers sa Facebook na nagtanong sa atin. At nakinig palagi sa ating programa. Hello sa inyo. Ito si Tiasmin Apple, nakikinig din at nanonood via Facebook. Sabi niya, Doc, paano kapag nakakakita ng parang color green at blue tapos grabe magluha? Kasama po ba yon sa glaucoma? At alam mo, excited ka lang dahil sa midnight yung red at green na nakikita mo. Mm-hmm. Pinakikita red, pinakikita green. Mm-hmm. Excited lang yan sa darating na halalan. Ganon? Okay. Ito sabi niya, Doc, kasalatan kombigan ang gamot ko po sa mata. Ang tagal ko na po hindi nakaka-follow up. Bakit kaya ganon? Grabe po magluha ang mata ko at masakit. Yung
Kasi yung mga prostaglandins na yan, gaya ng salatan, kumisan isa sa mga side effect, pamula, at maaaring nagkaroon ng dryness ng DI. May discomfort. Yan ang isa sa mga advantages ng pagkakaroon ng tinatawag. Ten stent na yun eh. Yung device na ginagawa ko. Yung stent sa mata. Medication, nalilesen yung side effect. Saka, nagkakaroon ko pa ng yung peace of mind na na kahit hindi ka patak lang patak na oo nga na kwan nagpa-function yung device niya. Okay. Dok, oo. And Dok, pwede mo raw ba silang bigyan ng ballpark figure kung magkano ang gagastusin sa operation kung lalagyan sila ng stent sa mata? Oh, sa ngayon, nasa kulang-kulang yata sa 80,000 kada mo. 80? 80 mm-hmm. at 90. Talaga. Mm-hmm. Tapos na-apply naman yung sa PhilHealth, ano? Oo. May PhilHealth na. Oo, meron. Oo. Mm-hmm. Alam mo, siguro pinipin ng araw. Just like any device, pag tumatagal naman, yan nagmumura. Oo, siguro. Mm-hmm. At, sa lalo nung pag dumating na yung mga Chinese spirit, ano na. Dok, ito pa, yung sa tinatanong kasi nung iba, kung paano raw pag kunyari ang kanilang glaucoma ay nandun na sa pagkabulag, yung talagang halos mawala na yung kanilang vision, pwede pa rin daw bang masave yun? As I said earlier, yung sa glaucoma, usually what is lost is lost. Now, mm-hmm. Common question is, paano kung meron kang katarata tapos may glaucoma ka pa? Ayun, kailangan mo, paano? That's it. Yes, tanggalin yung katapa. Mm-hmm. Pero ang glaucoma, yung mga pakinabangan pa. So pwede naman i-manage yung dalawa? Pwedeng gawa ng paraan yung dalawa? Mm-hmm. Okay. Dok, ito, marami pang mga tanong pero siguro mag-break muna tayo pagkatapos ay sa pagbabalik ng Radyo Klinika, sasagutin po ay Dr. Noel Husay Laksamana ang inyong mga katanungan. Radyo Klinika sa DWIZ. Sa Philippine Army na 2020 ang vision niyo? Ah, okay. So, sinasabi po, hindi kami po, baka mamaya po, ang mabaril namin ay mga katropa na. Oo. Kaya dapat talaga malinaw ang mata. Oo. Okay. So, alam niyo na ang procedure na gagawin sa inyo? Ang procedure po sa loob. Ay, hindi pa. Pero, basta ready ka na na maging malinaw ang mata mo. Ilan ba ang grado mo ngayon? Ang sabi po ni Dr. Elisa, 100 daw po ang grado ah, okay. Tapos, 75 po ang So, anong ina-expect mo pag napunta ka na sa loob? Medyo kabado. Tapos, pero sana po maging maalis lang. Gusto mo maging sundalo? Gusto mo maging sa pamilya. Para sa pamilya mo at saka para sa bayan din, ano? Oo. Ano ba ang grado ng mata mo? 2040 daw eh. Ha? 2040. 2040? So gusto mo maging perfect? Maging 2020? Hindi ba talaga kayo tinatanggap sa Philippine Army pag hindi 2020 ang vision? Tinatanggap ko naman. Ah, tinatanggap. Pero gusto mo lang na talaga perfect ang vision mo. Ayan. Okay. Si, sir, anong pangalan mo, sir? Jerome. Oo. So, ikaw taga saan ka naman? Dito lang po sa di ka Pampanga ka rin, yes, ako. O, paano mo nalaman itong kay Dr. Noel Laksamana? Refer po siya nung kasama po namin aplikante na nakaschedule na po siya dito. Kaso na, yun, nung nag-re-evaluate to, yung pinayagan na siya na hindi mag-PRK. So yun, doon po sa niya, re-refer din po sa kanya to. Kasi sabi daw po, maganda daw po dito. Ano naman ang grado na mata mo? 2040 rin. Ah, 2040. Oo. Pero kailangan perfect. Yes. Para yung kalaban eh, hindi mapapagkamalian. Baka yung kakampi mo yung mabaril mo. Okay, balik po tayo sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Madhu Pahati Sarna with my partner tonight, Dr. Noel Husay Laksamana, the TikToker. Doc, balita ako, sikat ka sa TikTok eh. Ilan na ba ang followers mo? Sandali, ito lang po, check ko. Oo nga, Carlo, ang galing ah. 373.5K. Wow!
talaga? Oh. Ang dami. Kumagana ko pa lang yan, ha? Oh, kasi napaka-informative naman, Doc, at saka entertaining ng mga pinupost mo sa Facebook at ay sa TikTok. At hindi nila akalain na ikaw ay talagang dancer din pala at masayahin. Yung mga pasyente ko dito, Doc, choker ka rin pala. Kasi nga, tanong, Doc, paano nagawin after laser surgery? Yung mga nag-undergone laser, ay correct. Eh, ano, bawal magkusot ng mata, number one. Tapos bawal titingin sa pangit. Hindi matawa sila. Ibig ko sabihin nun, tingin, mag-focus ka sa clear part ng paningin mo. Kung titingin yung malabo. Tapos, kasi you will go undergo through a period of adaptation eh. Tapos, yung pangatlo, ano pa yung bawal? Bawal gagawa ng masama. Bawal gagawa ng katalanan. Parang yun na, hindi po. Totoo po yun. Yung bawal. Masama ba magbuhat ng sariling magbubo yun? E po, paano naman yung ano? Kasi pagkain yung iba, ha? Yung pagkain, lagi tinatanong. Oo, oh, yeah. No, oh. Ano ba may bawal ba? Oo. Meron. Unang-una, huwag nyo kainin yung ayaw nyo. Kasi may stress. Ilang gusto? Kasi, huwag lang masyadong maalat. Kung may altitude, huwag lang masyadong matamis. Kung may diabetes. Mm-hmm. Diba? Pero pwede silang mag-computer, Doc. Kasi alam mo naman, mga excited doon na... Hindi bawal. Oo. Okay. Pwede, kailangan ba na mag-leave sila sa kanilang mga opisina, sa trabaho, kapag nagpa-lazy? Oo. It's 5 days. Para maka, ano naman, para makatahinga naman. Okay. At tapos, bumabalik daw ba ang grado after malasik o malaser eye surgery? Usually, last time na yun, less to go na ibang sakit, like katarata or what. Na kaya lang ng labo kasi nagkaroon para ng katarata. So, lang tinatanong, Doktor, 75 years old, meron akong katarata, pwede mong palisik. Answer ko, iba yung ginagawang procedure po pwede. Basic eye correction or PRK surface of vision is best for people between 18 to 40 years old. Although, marami kami cases na about 40, pero pwede pa rin. So, case to case naman. After full correction ka, you may need reading glasses na because Eh, pero yung iba, ayaw na nila mag-reading glasses din doon eh. Gusto nila, luminaw mata nila. Pagkatapos gusto rin nila na yung sa reading, wala na rin. So, meron ba paraan? So, ginagawa natin doon yung tinatawag namin clear lens extraction and restoration. Nilalagyan namin ng intraocular lens that would allow the patient see near and far clearly again. But, yung isang araw may ginawa ko sabi, Doc, natutuwa ko. Bakit po? E ginawa dati isip ko ba, isip ko lang parang bata, sabi ganun. Ngayon pati matapon na, di ba? Nakaka-touch. Si Danton Remoto, kinala mo yun? Si Danton Remoto. Okay. Si Remoto. Si Remoto. Kasi kaya ispan ako sa akin yan. Okay. Talaga? Tagal ko. Mayigit 10 years ko na sinasabi, operahin na kita, parang... Ayaw. Kung kailan, yan. Kung kailan kapal-kapal na sa langit niya. Sabi ko, kapatid, ayusin mo na yung... Nalang na-realize. Hindi mo pa lang ako, pagka-operator, mayo. Yan, nilagay ko sa TikTok, kapag tayo, sabi, ano ginawa mo sa mata ko? Bakit kita ko na yung linkers mo, sabi. Kasi ang grade niya, 1,800 taas. Oo, alam mo yung mga hindi kasi nakakaintindi o kaya hindi pa nila nalalaman talaga o hindi sila na-educate tungkol doon sa proseso. Laging ang nauuna kasi takot. Kasi sabi nila, naku, matayan. Oo. Ganyan ako, sabi nga eh. Kung natatakot eh, check, i-review niyo yung mga, ano, mga pasyente ko sa TikTok. Yan ang tawanan. Nagigigan sila right after. Right after, nagtatawa na sila kasi nagugulat eh. Ganito. Grabe yung nervous ko, ganito lang pala after sa akin. Ayan na, napakasimple. Ako rin eh, akala ko nung una, sabi ko, oh no, sabi ko gano'n na, medyo kinakaban ako kaya hindi tuloy ako nakapag-selfie. Pero sabi ko, ganito lang yun. Napakadali. Kasi kung kalaro nung bata na, sabi niya, parang ayaw ko magpa-opera sa'yo.
Bakit? Eh, kilala kayo, eh, magkasama tayo lumaki. Loko kayo, sabi ko. So, di ba? Tapos, after 2 years na nagsasuffer sila wala bumata, tapos bigla akong nawagan ka. Hindi, sasabihin ka. Eh, nagsisisi ako. Sana nakinig na ako sa'yo nung pa. O, di ba? Oo nga, totoo. Kaya huwag nang paabutin sa talagang halos di na kayo makakita bago kayo pupunta sa inyong doktor o kay Dr. Noel Husaylak sa Mana para ma-fix ang inyong mga mata. Mm-hmm. Sa ating mga kakabakaba dyan, malabo magkatakti yung palaser o tapos kayong maganda yung nakatarak surgery, panoorin yung TikTok channel natin. Malipan tayo yung ito. Sige, hanapin natin yan. Pangalan niya, Dr. Husaylak sa Mana. Pansin lang po. Oo. Alam mo, Doc, ah, talagang byword ka na nga. Eh, lalo na sa mga militar, narinig ko, tsaka sa mga polis. May nag-uusapan ka raw talaga. Yung mga polis, ganito yan. Kasi ang dami natin mga kababayan, mga kabataan. Dati, kami naglalapit sa hindi ba natin, tapos mga palaser. Kaya nga lang, nanulungkot ako. Hindi lang ma-afford dahil napakamahal nga eh. Kasi tayo, binibili lang natin yung gamit, yung materials, kung ano. Hindi lang yung may pag-collab ako sa ano, yung mga suppliers. Mm-hmm. I don't mind making so much out of this. Yung sa akin, lang yung mga raos ko niya, mga bata niya. Mm-hmm. Para magkatulungan lang. Mm-hmm. The benefit or profit that I will get is the employment that this child will get. Itong mga batang to, pag na-employ yan, matutulong sa pamilya nila. Mm-hmm. And itong economy natin, gaganda. Yeah. Pag gumanda yung umangat yung standard of living ng pamilya, gaganda yan. Magkakang net effect eh. So, mag-roll na yan eh, di ba? Mm-hmm. In my own little way, ginagawa ko yun. Kasi, minsan, ang dami nagsasabi eh. Boto niya ako. Ganyan, ganyan, ganyan. Ako, hindi naman ako... Hindi naman ako politician. So I just do it on my own. Parang give back natin yan. So ginawa namin 50% off yung basic eye correction. Mm-hmm. Marami tayo. Oh. Okay. Doc, ito. No, kung police at susunod mm-hmm. Air Force. Yes. Actually, nakita ko nga mismo dyan nung pumunta ako doon sa iyong International Eye Center dyan po sa may San Fernando, Pampanga, sa may Robinson Star Mills. Pumunta po ako doon siguro ilang weeks ago. Nakita ko yung tatlo na mag-susundalo na magpapa-opera sa iyo ng PRK laser yata sila noon. Yes. Okay. Oo, tapos yung isa nakakatuwa yung sinabi niya na ang sabi niya, kaya niya gustong luminaw mata niya kasi napaka-importante doon na makita niya yung kalaban at baka daw mamaya ang mabaril niya, kaibigan pala niya. Totoo yun, yes, yes. At mahigpit na yun ang military service natin. Oo nga. Yung quality ng mga recruit nila, gusto nila physically, mentally, sa psychologically, ano, fit sila kanya. Piling-piling, yan. Eh, dapat naman kasi, siyempre may armas sa mga yan. Imagine. Pero magugulat ka, ang daming nag-a-apply bilang piloto sa Philippine Air Force na mga babae. Oh. Dati, kung babae gusto nang maging flight steward, ay, hindi, ngayon gusto naman piloto. Of course! Empowered, di ba? Empowered women. Sabi ko, kaya mag-pilot sa'yo. Kasi matangkat na ko yun na, di ba? Oo. Oh. Kanina may ginawa kami, mga kapal. Mm. Ay, kapal? Oh, McBride twins. Maganda magkapatid. Talaga? Anong ginawa mo, Doc? LASIK din? Ah, okay. Wow. I-follow nyo. Cute sila, magaganda sila sa TikTok. Nasa TikTok mo yan, Doc? Na-upload na yan sa TikTok mo? Ayan. Hindi, meron silang channel. Ah, may sarili silang channel. Oo. McBride Twins, McBride Twins. So, sige nga, hanapin natin yan. At in-upload nila yung kanilang operation with Dr. Noel Husaylak sa Mana. Okay. Pero, Doc, sabi nitong isa, Doc, yung aking anak kasi,
eh, 17 years old na. Eh, gusto sana niya na luminaw na rin yung mata niya kasi kailangan para sa kanyang pag-aaral. Eh, pero pag 17, Doc, di ba hindi mo pa ino-opera yan for LASIK? Oo. And we try to at least stable in the left for at least 6 months. Oo. Oh. Mm-hmm. Paghintay. Oo. Okay. Doc, ito naman nagtatanong si Liza. Sabi niya, Doc, nag-o-opera ka ba ng cross-eyed? Pag cross-eyed daw ba, Pinagawa namin. Sige, check namin. After pag-eat kasi, it's better to do it kung hindi ba madali. Mm-hmm. Okay. Yung cross-eyed daw, Doc, nag-o-opera ka rin yan? Yeah. Nung tinatayo na splint surgery. Mm-hmm. Okay. Ito, iba kasi nagduduli dahil lang sa grado. Baka grado lang pala ang dahilan ng pagkaduli, so ayusin lang. Okay. Si Amalia, tinatanong niya, Doc, kung nawala. Yung daw bang surgery daw sa stent sa glaucoma ay kailangan daw may clearance pa ba muna siya ng doktor before siya magpa sa ilalim sa surgery? Yung internist namin, titingin yung puso. Siya ang mag-clear dyan, ano? Okay. So, hindi na kailangan pumunta pa siya sa ibang doktor. Pwedeng dumiretso na sa International Eye Center. Mm-hmm. Tinitinan muna kung kinakailangan talaga kung hindi naman. Mm-hmm. Kasi minsan pupunta, may pinagagawa, hindi naman pala. Yung pagkusot sa mata, I would like to, kagaya ngayon, summer naman ang sore eyes. So, akin pa nawagan sa ating mga kababayan na pupunta sa mga beach, na swimming. Kung si swimming po kayo, gumamit kayo ng goggles para protected. Maraming na sore eyes lately. Dahil na swimming, nag-beach o sa swimming pool. O, gumamit kayo ng goggles. Tapos, mamaga o may discomfort. Ay, huwag niyo patagalin. Magpa-check up po kayo sa inyong doktor. Kasi huwag misan, nagkakamang ulcer yung cornea. Mm-hmm. O, may iba na yung mata. May focus na yung okay. O ito si Amalia, sabi niya, Doc, na-check up na ako. Nagpa-check up ako sa doktor noong 2007. Ang sabi, dry eyes, astigmatism. Ngayon po, glaucoma naman ang problema ng eyes ko. Mahapdi, makati ang mata ko at para pong pinipiga. Ganun daw ang feeling niya. Dapat mo ma-address lahat yan, lalo yung glaucoma. Mm-hmm. Yung dry eyes, very common. By statistics, sa aking experience, mas maraming babaeng may dry eyes compared sa lalaki. Mm-hmm. Tumampa ng edad ng 35 pataas. Okay, Doc, sa hormones ba yan? It's possible. Oo. Okay, ayan. Doc, sa... Tumaran mo. I know, usunduha ka niya. Yan yung dry eyes. Oo. Ito naman. Pwede bang, ano po ang pwede ba para sa, parang pinipiga po ang mata, tapos blurred po ang paningin, 31-26 po ang pressure. Mataas po yan. Mm-hmm. 26, mataas po yan, abnormal yan. Mm-hmm. Eh, dapat po ma-control, mabuti yan. Kung mayroong mga pumatak na ibinibigay sa inyo, dapat masunod po. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay, nakaka-cause din daw ba ng problema sa mata ang COVID, Doc? Bukod sa nakamamatay, the answer is yes. Kasi virus yan, sa mga corona virus, kamag-anak ng mga adenovirus. Yung sore eyes, common sore eyes kasi adenovirus yan. Yung mga virus na nila sa ear passages natin. Mm-hmm. Okay. Ito si Johnny. Tanong ni Johnny, Doc, pwede mo po bang talakayin yung tungkol sa retinitis pigmentosa? At kung may treatment po ba para dito? Ang retinitis pigmentosa po sa yung nagpapagamitin. Doc, medyo nawawala ka na kasi talaga. Sige, Doc. Yung retinitis pigmentosa po kasi ay condition na hindi pa nagagamot.
So, treatment natin dyan is supportive and palliative. May supportive, we try to help the patient adapt sa kanilang mga adapt sa mga cope. So, sa low vision yung bagay. Okay. Eh nga, kasi ang tanong nga niya, Doc, may treatment niya. Yeah. We treat the comorbidities not treatable. O may katarata, tinatanggal yung katarata. Okay. O nga, sabi nga niya, may treatment po ba si Doc para umimprove po ang paningin ng may retinitis pigmentosa? Night blindness na po nangyayari sa akin. Pagdating po ng gabi, hirap na hirap po ako makakita, sabi ni Johnny Kruger. Mm-hmm. Yan yung retinitis pigmentosa. So, ilang tinatawag nung araw na nagmamatang manok. Kasi, tingko, palubog na yung araw. Nagmamatang na umuwi yan kasi paglubog ng araw, hirap sila makakita. Okay. Ito pa po ang dagdag na tanong ni Johnny Kruger. Pwede po ba ma-correct ang farsightedness kahit may retinitis pigmentosa na ako? Ang ibig sabihin niya, farsightedness yung mahirap sumagbasa sa malapit. Eh kung 45 above siya, baka kailangan niya na reading glasses. Ah, okay. Ngayon na po, Mr. Kruger, ma-check mo na yan. Johnny Kruger, pa. Pero ano ba, ang farsighted, pwede rin i-correct naman ng LASIK surgery yan, di ba daw? Depende. Oo. Kung yan, perfect. Usually, ang ano ko dyan, clear, clearance, extract, and restoration, especially for above 40s na. Platform na. Oo. Kasi para sama na yung baka sakaling ikaw ay magkaroon ng katarata. Lahat na tayo, Doc. Lahat ng tao magkakatarata. At any point of time. Oo. Ah, okay. Buhay ng 80 pataas. Most likely. So kasama talaga sa pag-edad ang katarata. Pero pag-edad. Parang pagputi ng buhok ha. Pero pag kunyari diabetes ka, mas lalong napapadali, mas lalong napapaaga. Oo, yung pagkakaroon ng katarata. Okay. Ito, Doc, hirap na ako sa reading glasses ko. Lagi na lang nalalaglag. Okay naman yung vision ko near and far, pero yun lang talagang reading ang problema ko. Meron bang correction para dyan? Si Mirna nagtatanong, Doc. Mirna, yeah. Kung reading glass at saka ano na, sometimes they may opt for clear lens extraction and restoration. It's possible na. Ayan, teka, tinitikam pa itong mga tanong sa atin na ating mga tagapakinig. Okay, si Lito, tinatanong niya kung pwede raw bang operahan pa rin sa katarata ang 90 years old niyang nanay. Opo, basta malakas naman yung pasyente, okay, yung atinas niya. Why not? May edad na, malago ko yung mata na kawan. Oo. Ate, pinagkarahan na ako yung buwan eh. 92 years old. Wow, talaga? Ano sabi niya sa akin? Doktor, 75 may katarata na ako. Nag-intay ilang taon. Oo na. 7 anyos. Pag tinanggal. Diba? Kaya nga eh. Nagtiis siya na kita mabuti. Quality of life na naman. Imagine 17 years na ano. O kaya habang maaga, basta po may mga senyales na, magpatingin na po kayo kaagad sa inyong ophthalmologist at pwede pong pumunta kay Dr. Noel Jose Laksamana. Doctor, saan ka ba pwedeng puntahan ng ating mga kababayan? Nandito lang po sa Robinson Star Mill, San Fernando, Pampanga. 35 kilometers away from Balintawak exit. Yan. So, nasa San Fernando exit kami dito. Paglabas niya sa San Fernando exit. Exacto! Bundang, diretso! Nandun na, patadali. Oo. Tapos nandun lahat ng government offices din. Isabay nyo na yung pagkuha nyo ng passport, ng NDI. Nandun lang yun. TO, ayan.
LTO, DFA. Okay. O to sabi niya, sabi to sa kanya ng doktor niya ay manipis ang kanyang cornea. Kaya lang di rin na-explain sa kanya kung anong ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin doon ng manipis ang cornea at anong epekto raw nun sa isang tao? Oo. The cornea kasi, kung manipis yan at you're planning to undergo laser eye correction, may limits yan. So, merong platform na pipiliin kung manipis, hindi ko pwede sa LASIK. Tapos, you may undergo PRK. Merong PRK, tapos may high-end PRK. Ito, pwede matitirang yung natitirang cornea. So, ito talaga yung thickness ng cornea bago operan yung pasyente. Okay. Eh, ito yung mga may blind spots lang daw siyang nakikita. May mga blind spots lang daw doon sa kanyang mata. Pero nakakita naman daw siya at wala naman parang presyon doon sa kanyang mata. Glaucoma pa rin daw ba yung ganon? Hindi. Depende. Depende sa pattern ng blind spot. Kasi mayroon tinatama may Jerome scotoma or Arthritis scotoma. Pag nakita mo yung ganong itsura, magdududa ka na mo kung bright mo ang glaucoma pattern. May pattern that would give you a hint or a clue na glaucoma. Okay. O ito, Doc, bakit daw palagi kaya siyang nasusuka, nahihilo, kapag nandalabo yung kanyang mga mata? Number one, pagkapag tumataas ang presyo ng mata, maaari kang magsuka mo dito. Number two, kapag tumataas ang presyo. Pangalawa, kapag malabo yung pan, talagang pagkansa kasi malabo mata, madali mahilo. So, sumasakit ang ulo, baka naman magiging cause ng pagsusuka. Ito, kung ikaw yung may migraines, maaaring din mangyari yun. Lagi nagsusuka, tapos makakita ng parang scotoma. Scotoma, lumaraking gano'n. Tapos doon, yung aura. Tapos sa pansan niya, kung ikaw yung babae, pa-check up ka, baka naman nag-release lang. Okay. Anyway, yung nga, pinaka-importante po talaga magpatingin. Yan ang pinaka-important na gagawin po natin anytime na mayroong mga pagbabago sa ating mga mata. At pwede nyo naman kontakin po si Dr. Noel Husay Laksamana sa kanyang Facebook page kung meron pa po kayong mga katanungan or mga gusto nyo makita ng mga videos ni Doc, no, para mapanatag ang inyong mga loob tungkol sa pagpapa-opera, hindi ba, Doc? Ito yung Facebook page po ni Dr. Noel Husay Laksamana. Ayan. Ito yung kanyang sa eye clinic. Pero may isa pa eh na page ito. Yung may dalawang madre. Ayan. At available pa ba ito, Doc? Yung iyong 50% off sa LASIK surgery? Yes. Opo. O paano mag-avail yan, Doc? Basta walk-in lang, pwede? Yeah. Silin muna natin kung qualified ba yun. Especially kung yung mga balak mag-release, pagsunta, o mag-attitude, or ano. Kapag tapang ang maayos, lumalabi, tinutulungan natin. To become financially and functionally independent. Yes, okay. Doc, naku, thank you so much. Ha. Maraming salamat. Marami na naman kami natutunan. At nasagot mo yung mga katanungan ng ating mga tagapakinig. Salamat din sa ating mga partners dyan sa International Eye Center. Salamat, Carlo Laksamana. Si Alpha. And of course, kay Alex Torres. Maraming salamat. At syempre si Carlo, thank you so much. At sa ating mga kasama din sa DWIZ. Dr. Well, Husay Laksamana, your ophthalmology surgeon, hanapin po sa TikTok. Doc, thank you so much. Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa